Hi guys! Welcome back to my channel. This is Crix Chicks channel. At pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga ibon. So guys, meron ba kayong ibon na katulad nito? Hindi na-form yung pakpak. Ayan, yung isa. Tapos yung iba, parang kulang yung mga balahibo. Ayan, bakit kaya nagkakaganyan yung mga inakay ng mga ibon natin? Ayan, tignan nyo guys, yung mga pakpak nila hindi pa buo. Yung mga balahibo nila. So guys, ito yung pinapakain ko sa kanila. Pinapatok ako sa kanila. Yung canary mix. Ayan. Meron din silang cattle bone. So, nagtataka ako kung bakit ganun yung mga inakay nila. Meron din silang vegetables. So, bakit napaka-unhealthy ng inakay nila? Kompleto naman yung vitamins nila. And guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nagkakaganyan yung mga inakay ng ating ibon. Ayan, tulad din ng green na yan. Ayan. Hindi siya makakalipad kasi hindi kompleto yung pakpak niya. Ayan. Hindi humaba. So, nagkakaganyan guys kasi yung kanilang mother and father walang tigil na pagme-mate. So na-notice ko kasi guys yung hen ko at yung cock ko kaka-itlog pa lang ng aking hen, kakapisa pa lang ng mga inakay niya, ayan na naman, nagbimate na naman sila, nabuntis na naman ulit. Yung sunod-sunod na pagbubuntis niya guys, hindi nila binigyan ng space yung isa't isa, kakaitlog pa lang, nagmate na naman ulit. So ganun guys, yan yung epekto niya, kahit anong lagay niyo dyan ng vitamins o cattle bone, mga gulay, kahit anong pang ipakain sa kanila, ganun at ganun pa rin yung lalabas sa mga anak nila kapag lagi na lang silang nagme-mate na kakaitlog pa lang magme-mate ulit. So dapat guys, ihiwalay sila. So yun yung hindi ko nagawa kasi hindi ko na nakita. Ngayon ko lang nakita na parang kada anak nila ganun, kulang yung mga pakpak. Manipis yung mga balahibo, so napaka-unhealthy. So, na-notice ko na ganun pala yung hen at cock ko. Wala pala silang rest sa pagme-mate. So, yung mga dapat gawin natin, guys, is una-una, ihihiwalay natin sila. So, hindi naman pwedeng, kasi guys, yung hen ko, kailangan pang sumubo sa mga inakay niya. So, hindi siya pwedeng kunin. So, yung kukunin ko yung lalaki. So, para may papakain sa mga inakay. So, isa-separate ko yung lalaki. Kasi kapag hindi ko yan ma-separate, ganun pa rin yung mangyayari. Mabubuntis ulit yung hen kahit meron pang inakay na sinusubuan. So, yung kalalabasan ng anak niya, magiging ganito. Ayan yung tulad ng yellow na yan. Pakaunti na yung balahibo sa chan. Tapos wala pang pakpak. Tulad din ng katabi niya. Ayan. Guys, yung sagot sa katanungan natin. So kung yung hen at cock ninyo ay hindi naman ganun kadalas magmate, nilalagyan naman nila ng space, at ganun pa rin yung mga inakay nila. So, siguro hindi yan yung problema.
ang problema siguro ay wala kayong nilalagay na cattle bone sa kanilang kulungan at walang mga vitamins or vegetables, kaya lack din sila sa nutrients, kaya nagkakaganon din yung mga inakay nila. At kung naitatanong nyo guys kung mabubuntis pa ba yung katulad nila, yes guys, fertile yung mga yan at tutubo din yung pakpak nila. Late bloomer nga lang. So that's all for today guys. See you on my next vlog. Happy birding, and don't forget to subscribe, like, comment down below, and share.